Kayo po ba ay abogado ng Lucky South 99? Hindi po, wala po akong attorney-client relationship sa kahit sino na shareholder or officer ng Lucky Star. I was representing Cassie Ong of Whirlwind, that is correct po. And I confirm that. Hindi po ako shareholder ng Lucky South. No, but you represent. Yes, but you confirm. Yes. Diba? What I'm saying is, ganito po, Miss Cassie Ong, Miss Ong, kasi it only proves that Whirlwind and Lucky South is one and the same. Miss Cassandra Ong, that yung Whirlwind at saka Lucky South, isa lang to. The same people. Tama? Noong una po, yes po. So you confirm? Yes po, noong una. Was... Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. No, the first, ito ah. November. Okay, the first contract with me is dated November 5. Miss Macarinas, you signed for on behalf of Whirlwind. Mm. Tama? If it's what the paper says. Yeah, okay. And for on behalf of Lucky South, it is Cassandra Ong who signed. Hindi ko na po masyado maalam. Miss Cassandra Ong, do you confirm that you signed a sublease agreement representing Lucky South 999? If sa akin po yung firma, yes. Para confirmation lang po. Comsec, please. Mr. Chairman, we'll show the document to just for confirmation. Okay, page. Legal. Sublease, yes. Representative lang naman po, pero hindi shareholder. Tama. Ay, tignan ko na po. Sagutin mo. Hey, I know si... Hindi ko na po babasahin yan po. Yes po. Okay. Now, so, ito po. You signed for on behalf of Lucky South. Tama? Yes po. That was the first contract. Okay. Now, the second contract, Miss Mascarinas, na wala pong pangalan mo dito. Saan po? Sa Whirlwind po or Lucky South? Both. Baka wala na po ako at that time. Pero ang pinirmahan ko lang po kasi na... When was the time that you left Lucky South or Whirlwind? December 30, 2019. Oh, tama. Because this sublease agreement was signed February 2021. Ay, wala na. So wala ka na doon? Wala na po. Correct. But in this document, Ms. Cassandra Ong, please take note that in the first sublease agreement, you signed for on behalf of Lucky South. But in the second agreement, you signed for on behalf of Whirlwind. And Lucky South was represented by Ms. Baterna. So in short, Mr. Chairman, I just want to establish that former Secretary Harry Roque is lying. Because he insisted that you are not part of the Whirlwind. Pwede po ako mag-explain, Mr. Chair? You don't want to see the document, the second sublease contract, for you to confirm? You want to see it? Or you confirm na? Confirm na po. Ms. Baterna, do you confirm that you signed the sublease agreement for on behalf of Lucky South 999? Yung second sublease agreement, ikaw na pong pumirma dito? Hindi ko po nakita. Mr. Okay. Mr. Chair, pwede po ako mag-explain regarding sa... At sandali po, ipa-confirm ko muna din. Pasensya na po. The chair will let you explain. Salamat po.
So, Ms. Baterna, you confirm? Yes po, Mr. Chair. Okay. Now, Ms. Kasiong, please. Pwede pa ulit po yung sinabi nyo kanina. Sorry? Pwede pa ulit po yung sinabi nyo kanina regarding kay... Ganito po kasi, oh. Opo. The first sublease contract, you signed the sublease contract representing Lucky South 999. But in the second contract, you represent na the Whirlwind. And the name of Mascarinas, dahil wala na nga siya doon, was signed by Baterna. Tama po yan, pero hindi po ako shareholder ng Lucky South. No, but you represent. Yes, but you confirm. Yes. Diba? What I'm saying is, ganito po, Ms. Kasiong, Ms. Ong, kasi it only proves that Whirlwind and Lucky South is one and the same. Kasi po, dito sa first sublease, you signed for on behalf of the Lucky South 999. And then in the second sublease, you signed for on behalf of Whirlwind. Na yun yung, just for the record, Mr. Chairman, and you check the minutes, that was the argument being insisted by Secretary, former Secretary Harry Roque, that Baterna, Kasiong, wala sa Whirlwind. Yes, Kasiong, do you want to explain? Yes po. So in short. Regarding the two company po, can I explain it po? No. Okay lang po. Kung hindi, regarding sa two company po, Lucky South noon is sa amin po. And Whirlwind. But nauna po i-registered ang Lucky South. Tapos sumunod ang Whirlwind po. Yung time na yun. So nauna yung Lucky South to be registered kaysa Whirlwind? Yes po. But the contract, sublease contract between the Cruz family, allegedly, the lease contract, but of course, the Cruz family denied that there's such thing as the lease contract, di ba? Kaya nga may kaso. Tama? Opo, regarding naman sa lease contract po, kapirmahan po namin o kakontrata po namin si Mr. Cruz. Yeah, yung tatay. Opo. I know. Now, but of course, may problema doon sa dokumento. Kasi your lease contract was based on the board reso, di ba? Giving authority to the father, kay Roberto Cruz. Pwede ko po makita yung documents na po na yan. I'm not sure po eh. But it was denied. Finord yung mga perma doon ng mga anak ni Roberto Cruz. Because sa lease contract or contract to sell po? Hindi, yung contract to sell that was being claimed by the heirs, yung mga anak. But yung lease contract, which was where Whirlwind stands, and Mr. Roberto Cruz was denied by the children. Hindi po ako sure regarding dyan. Oh, but anyway. So, nauna yung Lucky South, then Whirlwind. Yes po. Pero, nabenta na po, na-i-transfer na si Lucky South sa other people na po. Last year, 2023, around September. Na-transfer na sa noong 2023. Tama po. But the sublease that we're talking in which you signed for Whirlwind and Lucky South, ito yung mga original documents eh. Yes po. Yeah, we're talking here, we're just establishing, Ms. Cassandra Ong, that yung Whirlwind at saka Lucky South, isa lang to. The same people. Tama? Noong una po, yes po. So you confirm? Yes po. Also, when was the time that you met Harry Roque? When was the time? We met Harry Roque po? Yes. Yes. I think around 2022, after election, nung naging private citizen na po siya. Yung first meeting nyo, anong pinag-usapan nyo?
Hindi ko na po masyado. Paano? Hindi mo matandaan? I-recall ko lang. Oh, paano mo nakilala si Yayari Roque? Pinakilala siya from Singaporean friend po sa amin. Sinong Singaporean friend na yun? Hindi ko po kilala. Kaibigan po siya ng ninong ko, si Mr. U. Mr. Duaran U. So, a Singaporean friend of Mr. U introduced Yayari Roque. Pwede pa ulit po? Yung Singaporean friend ni Mr. U ang nag-introduce kay Yayari Roque? Tama po. O, so common friend nila yung Singaporean? Yes po, kung okay. Hindi po nagkakamali. So, first meeting nandun ka? Opo. Anong pinag-usapan? Nagpakilala lang po, casual dinner. Tapos? Wala na po. The following, after nung first meeting nyo, may second meeting pa kayo? Nagkita pa ulit kayo? Wala na po. Wala na? After ng first meeting, madalang na lang po kaming... To be exact is hindi po kami nag-uusap after first meeting. Hindi, sinamahan ka pa nga sa pag-core. Yes po. Ito, in-explain ko po. Please give me time to explain po, Mr. Chair. Yeah. After nung first meeting, hindi po na masyadong nagkakaano. Nagkausap lang regarding, nagpatulong lang po. Nagpatulong ka? Opo. Ito po, Cassandra. Yes po. During the first meeting, nandun ka mismo sa meeting with the Singaporean friend and Mr. Wo? Tama po. Siyempre, kung nandun ka, narinig mo kung anong pinag-usapan. Simpleng pakilala lang po, simpleng casual. So wala kayong pinag-usapan? Wala silang pinag-usapan? Wala po. And after that, kung hindi po ako nagkakamali, okay. Regarding po sa solar po ang... Sa solar po yata. Sa solar? Opo. Nag-materialize ba yung solar na yun? Ngayon ko lang po naalala. Like what I said po, medyo nakalimutan ko na yung pangyayari kanina. Kahit napapanood mo bang hearing dito? Habang nag-hearing? Kailan po? The other day, on the second hearing. Napapanood mo ba? The whole hearing po, hindi po. Pero may mga news po yata. Anyway. But not exact. Anyway, magkaalaman tayo pag nandito na si Yayari Roque. But Mr. Chairman, again, I just like to manifest that itong whirlwind from the very start sa Lucky South is one and the same. Pareho po lahat, pati mga investors, no? Tapos paggamit ng mga tao. May kulang salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atin ang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.